At talagang gusto tayong bigyan ng Panginoon ng pagpapala. Pagpapala na tayo magkaroon ng buhay na matiwasay. Sa panahon na ito ng stress, anxiety, and fears that could lead even to grave depression, one of the greatest skills that people could know and master is how to rest and relax. Marami mga sakit ang mga tao dahil lang hindi sila napapahinga, hindi sila payapa, naguguluhan sila, tumataas ang presyon, nasisira ang bodily functions because of the lack of capacity to rest. Indeed, there's a lot of reason to be anxious. There's a lot of reason to worry, but then again, what do you get out of anxiety and worrying? Importante po yan at yan ang pag-aaral natin ngayon bilang mga taong dapat spiritually led and spiritually blessed. How to rest and relax. Dear God, we thank you that you are the God of rest and you want to give us rest. Enable us to understand your will for us, for our bodies, for our minds, and our emotion. At maisama namin, Panginoon, sa tunay na pagsamba, yung pagsupil sa aming isip at katawan para matuto kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan. Deal with us. Teach us. Remind us about these beautiful and wonderful things. Right now, Father, we ask you to forgive us our sins, cleanse us from all our mistakes, from all the wrong things we do, from all the unclean things that contaminate us. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, punuan niyo ang pagkukulang namin, at ngayon, puspusin niyo kami na inyong Espiritu para matuto kami nitong napakahalagang kakayanan na magkaroon ng kapayapaan at pagpapahinga. Lead us, Father. Kayo po ang siyang mangusap at kayo rin ang siyang magpala sa lahat ng mga nasa daan papatungo rito. May your safety, your love, your joy be upon us. In the name of Jesus, your Son, our rest, our shelter, our friend, we pray with thanksgiving. Amen. How to rest and relax. Sa mga relihiyosong tao, kuminsan akala nila kasalanan yung magpahinga. Kasalanan yung mag-relax. At parang iniisip nila ang spirituality ay puro nalang pagtitiis, pagdurusa, at mga pagsasakripisyo. But life could be a gift to enjoy or a problem to solve. At kailangan sa simula pa lang, maaga pa lang, nililinaw na natin, ang buhay ba na bigay ng Diyos ay itatrato natin na isang regalo na dapat nating ipagpasalamat at lasapin, o ito isang problemang dapat lutasin. With that kind of mentality, you will already be standing on one side of the fence if you were going to be restful or anxious in life. John 16:33, Jesus says, "I have told you this so that you might have peace in your hearts because of me. While you are in the world, you will have to suffer. But cheer up, I have defeated the world." Napaka-relevant po sa buhay natin, mga kapatid, itong mga verses na ito. Kasi namin ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na dahil sa akin, pwede kayong magkaroon ng kapayapaan. Totoo, habang nandito kayo sa mundo, marami kayong lalasapin, haharapin, kakabakahin, problema. Pero, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pasiglahin nyo ang inyong mga kalooban dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kuminsan, nagkakaroon tayo ng feeling na defeated because we think we are the ones fighting. But the Lord is our champion. Nabuhay siya at namatay para sa atin. Ang lahat ng tagumpay ng Panginoon ay tagumpay natin. At siya'y walang kabiguan. Maging ang kamatayan na hindi nagtagumpay na siya'y hawakan ng matagal at siya'y nabuhay na muli, isang pangako na ang lahat ng sumasa kanya ay mabubuhay ding muli. Sabi niya, alam nyo, kaya lumalaki ang problema nyo, pinapalaki nyo. Kaya bumibigat ang kalooban nyo, pinapabigat nyo. Totoo, kung magiging makasanlibutan lang kayo at mag-iisip lang kayo bilang mga karaniwang tao, talagang marami kayong dapat ikatakot at hindi kayo pampapahinga. Pero bakit nyo gagawin yung matakot, eh samantalang napagtagumpayan ko na ang lahat. That in Christ, we have our victory. That even in our personal performance, we might fail every now and then, but it is not our performance that counts, but the performance of the Lord.
Hindi yung kulang sa atin ang binibilang, kundi yung kapupunan na ibinibigay ni Jesus. Hindi yung ating karumihan, kundi yung paglilinis ng kanyang dugo. Hindi yung ating mga kamalian, kundi yung kanyang pagiging tama ang siyang ibinibigay at ibinibihis sa atin, kaya marapat lang na atin itong unawain. Life is indeed a gift to be enjoyed and shared. Like love, enjoyment and happiness is like a handful of sand. Yun pong buhangin, pag hinawakan nyo lang ng nakarelax ang kamay nyo, andyan lang, pero subukan yung sobrang diinan ng hawak, sikipan, dumudula sa pagitan ng mga daliri natin yung buhangin at natatapong lahat. When you hold too tightly, sand slips through your fingers. And happiness is like that. Enjoyment, like love, is like that. Pag sobrang mong hinigpitan, nawawala. Dapat relax ka lang. Relaxing and knowing how to relax could be a great tool of survival in this age of stress. Marami talagang stress ngayon. Pati nga inumin mong tubig, binabayaran na, binibili, nung araw naman hindi. Maraming gastos ngayon na dati, hindi naman gastos. Yung load, ang laki-laki ng pera mong napupunta sa load, dati naman hindi ginagastahan yan eh. Marami talaga. Pero marami ring blessing na available. Kita nyo naman, nagsusurvive ang lahat. Life is even better. So how to rest and relax, or how to live really, is our topic. And how do you do that? Do not hurt yourself. Marami pong mga tao na sasaktan, kaya lang hindi nila alam, sila ang nananakit sa sarili nila. Kaya kailangan matanggal yung takip ng ating mata at mabunyag yung katotohanan na madalas tayo ang may likha ng mga nananakit sa ating sarili. You've got to identify and define your self-inflicted pains. Parang yung nagpepenitensya, siya ang nag-aapanghampa sa sarili niya. Siya ang nagsusugat at nagsasakit sa sarili niya. Marami mga tao ganun ang ginagawa nila sa buhay. Although, hindi kasi tayo laging conscious. Ano-ano po ang mga self-inflicted pains? Kasi kung meron kang tatanungin, gusto mo bang sakdan ang sarili mo? Ang sagot natin, syempre hindi. Ba't ko sasakdan ang sarili ko? Gusto mo bang lagyan ng asido ang loob ng puso mo? Ba't ko lalagyan? Eh, puso ko yun. Gusto mo bang pahirapan ang sarili mo? Of course, I will not do that. But the truth is, many of us do it. Ano po yung mga pahirap na tayo rin ang may likha? Jealousy, covetousness, and greed. They hurt. Napakalaki ng sugat, hirap pa, sanin na ibinibigay sa atin kung tayo ay nagseselos, naghahangad ng hindi atin, naiinggit, o nagiging sakim. Oras na meron kayong kinakainggitan, pinagseselosan, hinahangad na hindi naman ninyo, pinapahirap nyo inyong loob. Yung merong mana ang kapatid mo, gusto mo maging sayo rin? Yung merong magandang damit ang iyong kapwa, eh, imbes na matuwa ka at maganda yung nakikita mo, maiinggit ka pa? Yung hindi na sayo, pinipilit mo pang maging sayo? Gagawa ka ng mga tricks, gagawa ka ng mga kasinungalingan, para maging sayo yon. Ang hirap mag-maintain ng kasinungalingan. Ang hirap gumawa ng mga tricks. Ang hirap maging parang gagamba na gumagawa ka ng sapot para yung dumadaang mga lamok ay biglang mahuli at kakainin mo na siya. But if you are greedy in life, if you're ruled by greed, you will never relax. Because you're forever inventing schemes. Gagawa ka ng mga paraan kung paano maging iyo ang hindi iyo. Kung paano aagawan yung mga tunay na mga may-ari. Kung paano sisiraan yung ating mga kinakainggitan. Self-inflicted pain yan. At gaano karami sa inyong high blood pressure, gaano karami sa mga cancer ng katawan natin na nagmula sa sobrang pahirap natin dahil pinapahirapan natin ang sarili. Dapat tulog ka na, hindi ka patulog. Dapat payapa ka, hindi ka payapa. Dapat nag-e-enjoy ka, naiinis ka, naiinggit. You harm your body. At pagpatuloy natin ginagawa yon, yung mga maliliit na mga laso na yun na iniipon natin sa ating katawan, nagiging sakit. Ang tatamaan yung mga pinakamahinang parts of your body, so doon magmamanifest yung mga sakit. Pero ang totoo nyo, nagsisimula sa isip mo yan. Nagsisimula sa iyong espiritu. Kaya sinasabi nga, mind over matter. Halimbawa yung mga taong sobrang magsikap, talagang nagpapakamatay, nagkakandarapa para laging panalo, para laging mas maganda ang gawa niya, mas mataas ang score niya,
mas kahanga-hanga ang kanyang performance, gaano karami doon ang dahil lang sa inggit? Sabi sa Ecclesiastes 4:4, "Then I realize that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind." Si Solomon nagsasabi, napagtanto ko na ang dami nating ginagawang kadakilaan, ginagawa lang natin dahil inggit tayo sa iba. At gusto nating maging mas dakila tayo. Halimbawa, although hindi ko naman talaga alam ang intensyon ng mga gumawa nung malaking pinakamataas na building sa Dubai. Ang taas, taas, taas na building, para lang masabing nga sa kanila yung highest building in the world. But what is the context of a tall building, for instance, in Manhattan, in New York? Kasi wala ng space, itataas ba na itataas yung building mo? Kasi wala ng space. Pero sa Dubai, na ang lapad-lapad ng disyerto, na kahit ihiga mo yung building, ang haba-haba, everything is first floor, maginhawa sa lahat, pwede, dahil may space, ba't mo tataasan para ka lang maging tallest building in the world? O ano nangyari sa kalagitnaan ng proyekto, bumagsak ang ekonomiya, so ngayon, kinailangan iligtas sila nung kabilang state para matuloy yung project, napalitan yung pangalan. So, ano pa ang mga pinagagagawa natin? Halimbawa, yung mga estudyante, bakit marami sa mga magulang tinutulak ang anak na tumaas ang grade? Dahil gusto ba nating tumalino siya? O dahil gusto lang nating matalo niya yung isang kakompetensya sa grade? Bakit kailangan ang laki-laki ng TV mo? Ang liit ng bahay, lampas na yung TV sa dingding, nakikita na ng kapitbahay yung gilid. Bakit kailangan? Kasi malaki yung TV ni kumare. Bakit kailangan mas malaki ang hikaw mo? Dahil ba talagang yung tenga mo, kailangan niyang paglambitina ng mga mabibigat na hikaw? O, mayroon kang kakompetensya. Bakit kailangan mas maliit ang baywang mo? Marami tayong ginagawa, mga kapatid, pahirap sa sarili just because we're competing with other people. So sabi ni Solomon, vanity, meaningless. Isang pagpapahirap sa sarili na hindi kailangan. Isa pa bang pagpapahirap natin, fatigue. Fatigue hurts. Too much work is painful. Ang dami mga tao, sobrang magtrabaho, tapos ang konti lang naman ang nabe-benefit nila doon sa tinatrabaho nila, at the end of the day, sila yung lugi. Sinong nakinabang? Ang mga kamag-anak nilang batugan. Mga kamag-anak nilang tamad. Hindi nag-iisip, saan kaya ako kukuha ng ganitong gagastusin? Ano kaya ang gagawin ko? Pero at the end of the day, nagkakaroon din. Dahil, kahit nagger ka, kahit nagagalit ka, bibigyan mo rin. So, ikaw si lugi. Kaya lugi sa buhay yung mga OC. Yung mga obsessive-compulsive, linis ka ng linis, at iba dumi ng dumi. Hindi ko alam hanggang ngayon, hindi pa po ako decided kung tatawagin kong blessing yung mga taong walang pake. Yung may baha, walang pake. Tulog. Yung bukas may gastusan, walang pake. Pero at the end of the day, nabuhay din sila ng 70, 80 years old, masaya pa sila kaysa ikaw worry ka ng worry, isip ka ng isip. At ang nangyayari tuloy, dahil mahilig ka mag-isip, ikaw tuloy ang sasagot sa mga gastusin niya. Eh kasi ikaw yung responsible. But is that the way to live? Do you want to be like that? You've got to let go of some things. Going against your conscience for the sake of gain hurts. Gano'ng karami, mga kapatid, ang ginagawa natin na labag sa ating budhi? Siro, ginagawa mo para lumaki ang iyong kita o para mapalapit ka sa isang taong pinupuri mo ang totoo, nandidiri ka sa kanya. Ginagawa mo, pero naiinis ka sa sarili mo at ginagawa mo yon. So, ba't mo ginagawa? Yung bang gain na mapapala mo doon is more than the loss. Pag kinompare mo yung napala mo at yung lugi mo, na nahirapan ng iyong loob, napagod ang loob mo, nakakasira ng kalusugan. Nakakasira ng sarili. Ano pa po ang mga pahirap natin sa sarili na hindi natin na-realize? Strained personal relations. They hurt. Kung meron tayong kaaway, kagalit, and we maintain this kagalitan, hirap tayo. Dahil kahit matigas ang loob mo, kahit ka pa nagtatapang-tapangan, aminin mo, mas gusto mo naman friendly yung atmosphere. Mas gusto mo naman na kabati mo yung kagalit mo ngayon. Mas gusto mo naman na love ka niya kaysa hate. Kahit nagpe-pretend ka pa that you don't care, you care. Why? Because the Spirit of God lives in us.
And that spirit is hurt whenever things are wrong. Kung ang mga relasyon natin sa ating kapwa ay pangit, kaya kami mga tao nagpapagamot, laging masakit ang ulo, laging masakit ang likod, laging masakit ang ganito. Tanong mo, marami ka bang kaaway na kamag-anak, kaibigan? Opo. Hindi mo kailangan ng gamot. Makipagkasundo ka lang, baguhin mo ugali mo, gagaling ka. Kaya kami sakit, kahit inumin mo lahat ang isang drum ng mga gamot. Kung lagi kang nakikipag-away, lagi kang may kaaway, may gusto kang sugurin, defensive ka dahil may sumusugod sa'yo, magkakasakit ka. Kaya ang Panginoon nagtuturo, forgive, make peace. Sa palagay niyo, nagtuturo siya para tayo lugihin? No. Nagtuturo siya ng ganoon kasi alam niya, when you forgive, you relax. When you make peace, you relax. And when you relax, you will get well, even if you're sick. Or you will not get sick. And then it's to your advantage. Lahat ng turo ng Panginoon, hindi para tayo madehado. Doon tayo panalo. Ang tulo ni Satanas, yun ang mahirap. Yung dapat ikaw ang panalo. Talunin mo siya. Dapat mas mataas ang score mo. Dapat mas mayabang ka sa kanya. Dapat mas malakas ka. Hindi ka mapapahinga. Pag lagi ka nakikipag-compete. And these are usually the burdens of and deception in highly professional vocations or in competitive endeavors. Yan ang pinag-usapan natin. Kaya nga kuminsan meron tayong kapatid o pinsan na masyadong baliwala, yung sobrang bahala na, sobrang hindi siya nag-aalala. Ang totoo, mas minsan humahaba pa yung buhay niya kaysa sa'yo. Siyempre, ayaw naman natin maging ganun. Pero meron tayo kahit konting dapat matutunan doon sa mga taong marunong magsawalang bahala pa minsan-minsan. Kasi pwede mong punuin ang buhay mo ng puro takot. Pero anong mapapala mo? Obserbahan nyo sa aeroplano, pag magte-take off, iba-iba reaksyon. Meron talagang yung naninigas ang panga, nananalangin ang hindi matapos-tapos. Minsan magdalangin ka ng isang beses, tapos tama na. Ba't walang patid? Para ka nalang laging natatakot, nagte-take konting tagtag ng aeroplano, takot at takot. Meron naman, kain ang kain, may natutulog. So, ibang pare-pareho rin yung darating. Kung isang oras kayo sa loob ng aeroplano, o limang oras, o siyam, pare-pareho rin naman kayong lalabas sa aeroplano na yun pag nag-landing, pero ikaw hindi ka nag-enjoy kung warrior ka. Because it's in your mind. Kaya nga po sabi ko sa mga laging natatakot, to myself included sometimes, when you get tempted to be afraid, may kilala ka na ba? Personal na kilala mo na namatay dahil sa plane crash? Wala pa akong natatawang na yes ang sagot. May kilala ka nang namatay dahil nabundol ang tricycle. Meron. Meron kilala ka nang namatay na nasa kama lang, binangungot, namatay. Meron. May kilala kang nasa ospital, naliligid ng mga doktor, namatay. Marami. Yung pala, mas marami doon. Di mas matakot ka matulog. Mas matakot ka maglakad sa kalye. Ba't pagsasakay ka, takot na takot ka because you're psyched yourself up to be afraid while flying is the safest way to travel. So it's all in your mind. Ba't mo papahirapan na yung sarili? Kung pwede ka naman mag-relax. And besides, kahit mag-worry ka, makokontrol mo ba yung hangin, yung aeroplano? No. So meron tayo dapat na punto na pwede tayong magsawalang bahala. Total, wala ka rin naman magagawa kahit sikapin mo na bahalain mo yun, hindi rin pwede. Worry hurts. When you worry so much. So do not worry. Do not play God. Ano po ang kinalaman, mga kapatid, ng worrying and playing God? Making things work is God's role. Yung hindi mo control, ha? Katulad nun, lumilipad ka na, hindi mo control yan eh. So, hayaan mong God ang mag-isip dun. Colossians 1:17, God's Son was before all else, and by Him, everything is held together. Sa pamamagitan ng Diyos Anak, ang lahat ng bagay ay nagkakakapit-kapit, nagkakalakip-lakip, umaandar ang mundo, umaandar ang sinukob, umaandar ang creation dahil sa Diyos Anak. Hindi dahil sa iyo. So kung meron dapat mag-worry, how to make things work siya, hindi ikaw. Ang dapat mo lamang gawin, yung papel mo. So kung engineer ka, i-check mo kung maganda ang makina ng mga aeroplanong chine-check mo. Kung ikaw ay may papel, gawin mo yon at pagkagawa mo noon, leave the rest up to God. Kaya mahalaga, ginagawa mo lang yung papel mo. Sabi nga ng Desiderata, the universe is unfolding as it should.
sisikat ang araw bukas, tulungan mo man o hindi. At lulubog yun bukas ng gabi, pigilin mo man. Aandar ang lahat. Mag-global warming kung kailangan mag-global warming. Magkakaroon ng bagyo at aalis din ang bagyo. Babaha at huhupa ang baha. Lahat pa ulit-ulit lang na mangyayari. Hindi mo yung problema kasi hindi ka ang Diyos. Ang problemahin mo lang yung munting daigdig where you move, where you can make a difference, and then leave the rest up to God. Sabi ng Jurassic Park, life finds a way. Mga magulang, nag-aalala tayo, naku, yung anak ko, aate ng picnic, baka mahulog. Mangangunyapit yun. At pag nahulog na yun, aahon uli yun kung saan man siya nahulog. Baka siya malunod, lalago yung pilit. No? Gagawa siya ng paraan because life finds a way. Minsan ang takot ng mga magulang, mamatay siya ng hindi pa matatanda yung mga bata dahil hindi maaalagaan. Aalagaan din nila ang sarili nila. Kahit hindi mo alagaan yung mga batang yan, nakadikta sa kanilang kalikasan, aalagaan nila ang sarili nila. Pag may nahipo silang mainit na plancha, siyempre kahit hindi mo sabihin, tatanggalin nila yung kamay nila. Nakasulat sa atin yun. We were wired to survive, to reproduce, and to live the cycles of life that are assigned to us. So hindi natin dapat masyadong inaalala yan. Nakatakda yan. Hindi mo, huwag mo alalahanin ang shape ng bulkang mayon. Magiging perfect pa kaya yan ng matagal? Paano kung sumabog? May mga nagagano, nagwa-worry. Anong gagawin mo? Tingnan mo na lang siya. Kung hindi na siya perfect, tabi-tabingi. Find another beauty in it. But enjoy it while it lasts. Maybe you have a provider complex or a protector complex or a teacher complex, but do it only up to a point. Do not overdo being a provider. Because even if you don't provide for your loved ones, they will find a way to continue living. Even if you don't protect them all the time, God designed them to protect themselves. You don't always have to be the teacher. You don't always have to be the moralizer, the one who says the right thing. Because they will also hear it from other sources, aside from they will hear it from their conscience. So don't play God, that's what I mean. Iinom ka ng gamot, inumin mo, manalangin ka, and let it work. Huwag mong alalahanin. Huwag mong buksan yung mga benda ng sugat mo para tingnan mo kung nagihilom na yung sugat mo. Dahil lalo na namang mabubulat-lat, dudugo lang. Let it heal by itself. Just do your part. It's important because when you over-worry, you get too tired and fatigue hurts. Pagpagod ang tao, bumababa ang immune system. Madali kang magkasipon, madali kang magkaroon ng mga sakit, pagpagod ka, kasi bumababa yung panglaban ng katawan mo sa mga invaders. Kaya dapat nagpapahinga. Observe design and load limits. You have to rest. Sa mga may mga bayani complex, rest. More work sometimes means more income, but often it means less happiness. More income doesn't always mean more happiness. Maybe more pleasure for the people who depend on you, but not necessarily for you. At meron kang tungkulin sa iyong sarili. Bago pa man ang tungkulin mo kahit kanino, kailangan buhayin mo ang sarili mo, pasayahin mo ang sarili mo, ipahinga mo ang sarili mo, at huwag mong payagan kahit yung mga minamahal mo, napatayin ka, sipsipin ang dugo mo, istruhin ang dugo mo, nag-e-enjoy sila, tapos ikaw yung nangangalirang at natutuyo. You have a duty to yourself. Life is a primary duty of life. At paglabag sa utos at kalooban ng Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay, napabayaan mo ang buhay mo. Kahit pa ngayon pagpapabaya mo, pagdugtong sa kaligayahan ng iba. Kahit sa airlines, makikita nyo doon sa kanilang mga anunsyo ng kaligtasan, pag nawala ng oxygen sa cabin, may malalaglag ng mga oxygen mask, anong gagawin mo? Una mong lagyan ng sarili mo. At pag nakakahinga ka na ng tama, at saka mo tulungan yung bata o yung matanda o sino man, you have a duty to yourself. And it's not selfishness. You were wired and created by God to protect the life that was assigned to you to protect. Yung ibang tao, ipoprotect nilang life nila. Sometimes we are overprotective eh. But they will protect themselves because they too were wired to protect themselves. So do not overwork yourself. Rest from overwork. Learn appropriate contentment with what you make. Yung mga iba, lalo mga professionals,
May kasabihan nga ngayon dahil alam niyo sa Korea, so South Korea, sobrang modernization at sobrang materialism tuloy dahil doon, dahil puro pera, may kasabihan ngayon doon, a Korean man gets stomach ache when his cousin builds a new house. Dahil naiingit siya, bakit may bago siyang bahay? Anong problema ko? Ba't di ako nakakapagpagawa? So papagawa din siya. The competitiveness is too much. That's why one of the highest rates of suicide dyan. Dahil sa competitiveness. 1 Timothy 6, 6-7. And religion does make your life rich by making you content with what you have. We didn't bring anything into this world and we don't take anything with us when we leave. Sabi dapat kontento ka kung anong meron ka. Hindi sinabi na kung ano na lang nandyan pwede na. Kasi itinuro, 6 days you shall work and on the 7th you will rest. So it follows that you will really achieve, that you will acquire, that you will amass, and you will have. But the point is, be contented with what you naturally have. So kung ito pa lang yung kinikita mo ngayon, ginagawa mo naman yung best mo, huwag mo i-compare sa kita ng iba, to the point that you will kill yourself trying to beat that other person and trying to make more. Kaya nga sa mga highly professionalized fields, totoo-totoo yan, ang daming may ulcer. Ang daming may insomnia. So they squander their youth trying to make money, and when they are old, they use all their money to become healthy again. So mahalaga, iniingatan mo yung katawan mo na may limit ang pwede kong gawin. Hindi ako pwedeng lagi nagpapakabayani. Hindi ko laging sosolvin ang problema ng daigdig. I will have a healthy level of self-preservation. Do not strain yourself to make now what you should still make tomorrow. Yung kikitain mo pa bukas, huwag nang kitain ngayon. Magpahinga ka naman. At sabi ni Solomon, the more money you make, the more people come to spend it. And don't you find it true? Nung maliit ang kita nyo, hindi kayo pinapansin ng mga tao, so yung maliit na kita nyo, kasya sa inyo. Nung lumaki-laki, biglang naalala na ngayon ng nanay mo na malaki yung kita mo, naalala ng kapatid mo, naalala ng pinsan mo, heto na ngayon, nakadaing sa'yo, nakahingi. Lumaki pa lalo ang kita mo, pati mga pinsan mo ngayon, nagdadatingan na para makihalo at makikuha sa mga kinikita mo. So ikaw ang mag-isang nahihirapan, nagdurusa, yung iba ibinebenta ang kaluluwa, ginagasgas ang muka, sinasaktan ang sarili para kumita, tapos ang daming humuhut-huhut. Do you like that? Pag marami kang kinikita, maraming makikiparte. Dadaming kamag-anak mo, maraming tutuntun sa'yo. Hindi naman masama maging matulungin tayo, but making more money at the expense of your health and peace does not always benefit you. Probably it benefits other people. And this is not what you want to happen in your life. Do not strain yourself. Natural lang dapat. At sabi ng Panginoong Jesus, let the day's own trouble be sufficient for the day. Tomorrow will be another day, another problem with a solution. Do not try to solve the problems of tomorrow with today's solution, because today's solution is only for today's problem. Parang yun ding pera mo, for today lang yun, so spend it. So may paano bukas, tomorrow you will earn again and you will spend for tomorrow. But when you spend your income now for what you will still have to spend on today and tomorrow, kulang. Kaya dapat, hindi rin natin pinapass forward ang expense. Don't spend more than what you earn. And you should be responsible in handling your money. Kasi, para hindi ka ma-stress. At, para hindi ma-stress ang mga mahal mo sa buhay. Kasi kumisan, sobra kang relaxed. Kaya namang pala nagkakaganon ang sobrang nahihirapan, yung kasambahay mo. Magkakapera ka, gagastahin mo sa walang kwenta. Pagdating ng bill ng kuryente, ng tubig, itong kasambahin mo nagbabayad. So ang pinag-uusapan natin mga kapatid is how to rest and also how to let your loved ones rest. And that happens only when you are responsible. So responsible enough tayo. Do not be overly competitive, but don't also be overly sacrificing for others. Yung sobrang pagsasakripisyo para sa kapwa, hindi yan turo ni Jesus. Turo lang yun ang simbahan kumisan. Mark 6:31, a very interesting episode in the Lord's ministry.
But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, "Let's go to a place where we can be alone and get some rest." Sasabihin niyo ba, very un-Jesus yata? Ang daming tao na kailangan ng pakainin. Ang daming tao ang kailangan pagalingin. Kailangan ipanalangin. Kailangan i-counsel. Kailangan turuan. Kailangan palayasan ng mga espiritong nakatira sa kanila. Pero pagod na sila. Ano sabi ni Lord? Shhh, alik kayo. Tahimik tayo, mawala dito. Iwan natin ang mga taong yan. Pumunta tayo sa isang lugar na tahimik na hindi nila tayo masusundan. Magpahinga tayo at kumain doon. Do you do that? Mga kapatid, kuminsan, sobra kayong palatulong sa inyong mga kamag-anak at yung asawa niya naman, cooperative. Pero sinasabi niyo ba kuminsan sa asawa mo, huwag muna nating isipin yung mga kapatid mo at kapatid ko, tayo muna magbakasyon. Dapat ganun. Hindi puro sakripisyo. Yung nakatira kasi isang bahay na ang ingay-ingay, nakakatulig kahit sa katumingin na yung mukha, siksikan. Hindi mo masasabing sa asawa mong, minsan, mag-motel naman tayong dalawa, honey, para tayong dalawa lang, makapagsalarinan. Dapat mong ginagawa yun. Jesus showed us the way. Don't over-kill yourself giving to others. You've got to give yourself time and space to enjoy the blessings of God, even though sometimes lang, once in a while, but you have to do it. Why? Because you cannot give what you do not have. Pag lagi ka ng aburido, wala ka rin namang maibibigay. Kung minsan pera lang, pero may kasama pang bunganga. Kasi aburido ka. Minsan nagbabantay ka nga sa pasyente, pero kulang na lang, hulog mo siya sa kama. Kulang na lang, hagisan mo nung juice niya. Kasi pagod ka nakababantay. So pwede mo sabihin, mga kapatid, kayo naman magbantay sa nanay, pagod na ako, mainit na yung ulo ko pati sa kanya. Why? Because we have limits. So huwag nating sobrang pagodin din ang kapwa natin. Sa mga families, kung minsan unfair eh. Yung nag-aalaga sa magulang, yung isa lang napa-assign, dapat take turns. Para fresh ka. Kung may mga hirap, kailangan you take turns facing the difficulty, hindi lang isa yung naka-assign. Observe your limits and observe your Sabbath. Kaya ang Panginoon, sabi niya, iwan muna natin sila. Kahit mamatay tayo dito, katutulong, hindi pa sila mauubos. So, kailangan magpahinga rin tayo. Dahil, habang mahal ni Jesus yung mga taong tinutulungan, mahal din niya yung mga manggagawa na kasangkapan para tulungan ang mga yon. So huwag niyong aalaw yung sarili niyo na maging manggagawa lang o ang mahal niyo sa buhay na nagko-cooperate kayo na lang tapos puro benefit ng iba. You have to learn to set time and space for your own enjoyment. Every day, every week, every month is long enough for you to have that private, pleasurable moment. We all need that to keep our sanity. Para hindi ka mabaliw. Kaya yung nasosobrahan, hindi ba? Kinakausap na ang butike. Nakikipag-chess na sa anino. At nakikipagtalo kung sinong nanalo. Why? Wala man lang pahinga. Walang relaxation. Another self-inflicted pain is anger. Anger hurts. Gano'ng karaming kalusugan natin nasisira dahil nagalit tayo o nananatili tayong galit. Tuwing galit ka, nagdurusa ang iyong katawan. So, ang totoo nun, ikaw nagpaparusa sa sarili mo. Kaya yung magagalitin, mga kapatid, huwag na kayo makipag-away. Yun lang sila nagagalit sa inyo, yun na ang parusa sa kanila. Kasi napakalaking parusa sa katawan, sa isip, sa emosyon, ang magalit. So, contain or avoid anger. And once more, don't play God. Why do I say that? Because anger is the prerogative of the perfect. Dapat yung perfect lang nagagalit. Yung author ng perfect moral, pag na-break yun, dapat siya magalit. Siya yung author eh, siya yung Diyos. Yung author ng natural law, siya dapat magalit when it's broken. Pero tayo hindi naman author eh, nakikibasa lang tayo. You are not perfect. You are not the author of morality or life. You are just a fellow creature, a fellow beneficiary and traveler, a fellow seeker, in fact, a fellow sinner. Kaya wala kang karapatang magalit. Isipin niyo mga kapatid, ano mga kinakagalit niyo? Kayo ba, Diyos? Ano mga kinakagalit natin? Perfect ba tayo? So may imperfection yung tao, pero perfect ka ba?
Besides, you were not designed to be angry. Nung nilikha tayo ng Diyos, hindi niya tayo dinesign na magalit. Kaya pag nagagalit tayo, we go out of the design, we destroy the intentions of the manufacturer, and at the end of the day, we destroy ourselves. Hindi bagay sa atin magalit, hindi tayo dapat nagagalit. Your bodily system goes awry when you get angry. Nagkakasira-sira, nagkakawasak-wasak ang nervous system. Electrical and chemical balances of your body naiiba pag nagagalit ka. Kaya may ibang nagagalit, they become, sabi nila, temporarily insane. Nakakapatay. Traffic altercation, nakakabaril ka ng kapwa, tapos makukulong ka forever. Dahil lang nagalit ka. That's why galit should be controlled. And your bodily system, including your soul, gets damaged when you stay angry. So, dapat hindi magalit, at tapos kung nagalit na, dapat hindi tagalan. Kaya ang sabi sa Bible, do not go to bed while you're still angry. Do not let the sun go down on your anger, which means, huwag mong patagalin yan. Pero yung merong nagdaramdam sa inyo, 7 taon na, gusto niyo bang tumapa kayo sa tamtax at huwag niyong alisin sa talampakan niyo ng 7 taon? Ito yung naglalakad kayo, kumikirot, tumabaon, nagnanana. Higit pa ron pag meron kayong galit na kinikim-kim sa puso. Dahil hindi lang talampakan na naapektuhan. Naapektuhan ang inyong puso, ang inyong isip, ang inyong emosyon, relasyon sa kapwa, relasyon sa Diyos, kalusugan. It is foolish to remain angry. So, don't remain angry dahil kayo banal. Pero kung hindi kayo banal, at least be intelligent. Still don't be angry. Because it's not good for you. Huwag kayong magkimkim ng mga sama ng loob. Ibulalas nyo kung kailangan ibulalas o ipatawad nyo na lang, pero huwag nyong kimkimin. Huwag nyong kimkimin. Nararanasan nyo na ba na mapapadighay kayo, hindi nyo maidighay-dighay? Di ba? Ang hirap kimkimin. Subukan nyo magkimkim ng sinok. Ang hirap. At yung mga kinikimkim pa natin, mga kung ano-ano mga sama ng loob, may LBM kayo, kinikimkim nyo, ayaw nyo ilabas, ano mangyayari sa inyo? Di ba? Alam nyo, mangyayari sa inyo? Masahol pa ron ang galit. But Satan is so deceptive that we don't realize that that simple anger is destroying us. Pag nakita mo yung tao, tumataas ang presyon mo. Pag naalala mo siya, nawawalan ka ng ganang kumain. Baka maging violente ka pa. Lugi ka. So rest and relax. Rest your body, your senses, with pleasure and beauty. Kaya kailangan natin ng kagandahan. Kailangan natin ng kasiyahan. Observe the human body. It's really a fun machine. Pag tinignan mo ang bawat bahagi ng iyong katawan, it's a fun machine. It was designed for sensual experience, which religion demonizes, but the law of nature is the purest law of God. So ginawa kanya ang body mo na may mga kiliti, may mga saya. Bakit pagka inom ka, mayroon pang masarap na temperature? Pagkakakain ka, may masarap na lasa? May tamang alat, tamang asim? Bakit pag may tinitingnan ka, dapat maganda yung shape, tama yung kulay? Pag may pinapakinggan ka, hindi noise, dapat music. Bakit nilagyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang senses for us to enjoy those senses? So, you relax your body with beauty. Nililinis mo ang bahay mo para maganda, mabango. Nililinis mo ang kapaligiran, inaayos mo. It's great therapy. Please your eyes, your ears, your palate, your taste, your nose, your skin, your body. It is not ungodly. Why? Because our spirit lives in this body. Kung ang gusto ng Panginoon, spirito ka na lang, di dapat sumakabilang buhay ka na. Tanggalin na yung spirito sa katawan, pero inaalagaan natin yung katawan. Akala ng iba, pag relihiyoso ka, ini-ignore mo yung katawan mo. Taking care of your body is one of the highest forms of spirituality. Because your body is a gift from God. It is even called temple of the Holy Spirit. Do you want the temple to be ugly? Do you want it to be disorderly? That's not what you want for your temple. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt.
So people will be people, humans will be humans. And it's not wrong to be human because we were created to be so. Do not pit spirituality against sensuality. Ang tunay na spiritualidad na hindi puro pagtitimpi at pagde-deny ng senses mo. Inilagay yan for your enjoyment. It is a gift. And in fact, the senses are also doorways to the spirit. Marami mga sensual experiences nagiging pinto para pumasok ka sa spiritual world. Halimbawa, ang ganda-ganda ng worship singing. Di ba nadidinig yun ang tenga? But because you hear it and it's beautiful, you are transported in a spiritual way to the point that you say, I heard God. I saw God. I felt God's love. I was ministered to. Na-bless ako. Tenga pa lang yun. Kaya napakalaking krimen sa mga musicians sa church na hindi nagpa-practice. Kasi paano mo itatransport yung mga tao to a spiritual level kung tunog mo pa lang nayayamot sila dahil mali? So imbes ikaw makalimot sa sarili at madala ka sa spiritual level, hindi ka makalimot-limot dahil kitang-kita mo at dinig na dinig mo yung mali. Nagiging critical ka patuloy, nagiging palapintas, nagkasala ka pa. Pero kung maganda talaga yung music. There was a long stretch in my spiritual life na ang talaga nagdala lang sa akin, mga kapatid, kanta ng choir. Umaaten ako ng church na yun ng kung ilang taon nung isang attendee ako. Bihira naman ako talaga mabless sa message. Boring talaga. Bihira talaga ako mabless sa ibang nakikita ko. Pero inaabangan ko lang yung kanta ng choir. And that sustained me for a long, long time. It was enough food for me. But can you imagine kung maganda na yung kanta ng choir, maganda pa yung message, mabait pa yung kapatiran, mabango pa yung church, maayos pa lahat. Grabing, maraming pinapasukan sa senses natin yung blessing ng Diyos. Kaya hindi ba may aromatherapy? Pagpupunta ka sa mga spa, ano pong gusto nyo? Yung nakakapagpahinga? Yung nakakagising? Yung nakakatulog? Kung ano-anong maipapaamoy sa'yo, pipili ka ng scent? Because through the nose, the spiritual world becomes real. Kaya kung nakatira ka sa mga lugar na ang baho-baho ng paligid, di ba away ng away ang mga tao doon? Kasi pag amoy mo, nasa utak mo na agad yung baho. So palagay mo, kung puro baho ang naaamoy mo, babait ka? Ang hirap! So you don't deny the senses and use the senses to rest. So kung makikinig ka ng magandang music, may naaamoy kang mabango, may nakain kang masarap, kahit hindi mahal, mapapahinga ang katawan mo. At yung pahinga na katawan, tinatahanan nyo ng espiritong payapa. Kahit gaano kataas ang espiritu mo, kung nasan yung katawan mo, dun yun pupunta. So kung ang baba-baba ng level ng katawan, nahihila niya pababa yung spirit. Kaya sinasabi, the spirit is willing, but the body is weak. So the body has to be strengthened with pleasure, with rest, with cleanliness, with righteousness. So indulge your senses. It's an act of union with your Maker. Kung gustong makipagniig sa atin ng Diyos, diyan siya pumapasok sa mga pinto na yan, sa senses natin at sa ating brain. Kaya yan ang maraming paraan para tayo makakonekta sa Spirito. Your body, after all, is a temple of the Holy Spirit. Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. When we can make it through, then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Ano sinasabi ni Solomon na pinakamatalinong tao sa lahat? You must get the most out of life. You must get the most pleasure. You must get the most fruits. Eat the best when you can. Listen to the best. Have the best. Sabi niya, there is nothing better than to enjoy good food, a good drink, a good time. Why? Because life has a lot of troubles. It had a lot of troubles, it's having a lot of troubles, and it will present a lot of troubles. Iba na yung pinatatag ka na ng napakaraming magagandang karanasan, pampatibay sa'yo, pagka ikaw ngayon ay pinupukol, binabato, itinutulak, ginigiba ng mga pangit na karanasan, meron kang pagkukunan
sa iyong alaala ng mga masasarap na mga kanaalaala, payapang mga moments in your life, and it will strengthen you. Kayong mga bata na pinalaki sa kalupitan, sa palo, sa walang pag-ibig, usually buong life halos disoriented sila. Unless kilalanin nila na kailangan nila magpatawad, magbagong buhay, at kilalanin nila yung pagbabago ng Panginoon, all their lives have become a slave of their dark past. Kaya mahalaga, pinapaganda mo hanggat maaari, lalo sa mga bata. Sabi ni Solomon, tuwing makakapag-enjoy kayo, mag-enjoy kayo. Kasi may mga panahon, kahit may pera kayo, wala kayong gana. Makakabili kayo ng pagkain, pero magaan lalamunan nyo. So ngayong may pambili kayo at meron kayong gana, eat. Bata kayo, kaya nyo yung mamasyal, pumunta doon, gawin nyo yun. Basta binabalansin nyo lang ng tamang pagtatrabaho, responsibility, faithfulness to God. Meron ka ngayong kakayanan na mag-enjoy, enjoy it. Dahil ang bukas, hindi mo alam kung pwede mo pang ma-enjoy. Food and drink and good times need not be expensive. Food and drink and good times need not come from damaging toil and overwork, and it need not be paid for with a damaged body and a bruised soul. Hindi totoo ang chismis na kailangan mo pa magkasala, magnakaw, gumawa na masama para ka mag-enjoy sa buhay. Maraming bagay na libre at maraming bagay na hindi naman mahal. Ang kailangan lang baguhin natin attitude, we must remove from our value system the notion, the mistaken notion, that spirituality means suffering all the time. If God likes you to suffer, bakit niya lagyan ng nerve endings ang iyong katawan that is meant for enjoyment? Because God likes us to have a good life. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Another way to relax and how to live is to rest your spirit by doing good. Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi, likha tayo ng Diyos. Nilikha kay Jesus para gumawa ng mga mabuti at yung mga magagandang gawain natin in-assign na noon pa man bago pa tayo sinilang. So may assignment tayong lahat na gagawing mabuti. At pag hindi nyo ginagawa yon, may bahagi ng inyong puso na lamukot, lukot, tiklop, pipi, nagdurugo, nasasaktan, may kirot. Kasi wala ka sa design. Dapat hanapin mo, kapatid, ano yung assignment mo sa mundo, anong mission mo. Sa buong buhay, sa isang taon, sa isang buwan, sa isang linggo, sa isang araw, sa isang oras, nag-iiba-iba yung mission na yun. Lagi ka lang sensitive. Anong maganda na pwede kong gawin ngayon ang assignment ko kay Lord? Gawin nyo. Sasaya kayo. Basta ginagawa nyo ang kalooban ng Panginoon, may pera kayo't wala, malusog kayo't hindi, nag-iisa kayo o may kasama, may malalim kayong saya na tinatawag sa English na joy. It is not dependent on outward events. It is there in your spirit. Pero, pag alam na alam nyo kung ano yung mabuti nyo dapat gawin, tapos maang-maangan kayo, in-ignore nyo, di nyo ginawa, kahit may pleasure kayo, kahit may pera, kahit maganda yung kapaligiran, may nagluluksa sa inyong kalooban na hindi nyo pwedeng itanggi at itatwa. So ang pinakamabuti sa tao, maging totoo sa espiritu, maging totoo sa sarili. Be in character, be true to form. You were not an accident. You were created before the foundations of the world by God's will. Hinintay lamang na lumabas ka sa panahon at sa lugar, pero meron ang kalooban ng Diyos para sa'yo at may assignment ka na. Dapat yung gawin, dapat yung hanapin. Pag hindi mo ginagawa yon, may pera ka man, mataas man ang iyong kalagayan, sikat ka man, may kulang. Parang naglalakad kang merong bato sa loob ng sapatos mo na natatapakan mo, hindi masaya, hindi masarap. Psalm 62:1, my soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. Hindi tayo mapapahinga hanggang wala tayo doon sa sentro ng kalooban ng Diyos.
So huwag makipagtunggali, huwag lumaban, makiayon. Flow with the Spirit of God. Enjoy the trip. Enjoy life. Do what you have to do. Do good. Be righteous. And then meet your Maker when time comes. There will be no regrets when you have lived a full life. Nabigyan mo yung dapat mong bigyan, nakain mo yung gusto mong kainin, which of course entails work. You have to work. You have to earn it so that you will have something for yourself and more to give away. Kasama tunay na espiritualidad ang pagtatrabaho, yung pagiging responsible. But don't be overly responsible because you will only be full of stress. Marunong ka dapat magsara ng dapat isara, lumimot ang dapat limutin, magpatawad ng dapat ipatawad para nakapahinga ang iyong kaluluwa. Pero mahalaga punuin ang buhay ng mabubuting gawa. Revelation 20:12, I also saw all the dead people standing in front of that throne. Every one of them was there, no matter who they had once been. The book of life was opened. The dead were judged by what those books said they had done. So lahat ng ginawa natin, ginagawa, gagawin pa, nakalista, at magiging basihan ng final judgment. Doing good places you in the path of God's blessings. Doing good gives balance and peace. Halimbawa, mga kapatid, nalilito kayo. Gagawin ko ba mabuti o yung hindi mabuti? May masama sa akin. Gagantihan ko ba ng mabuti o ng masama rin? Huwag na kayo malito. Gawin nyo na lang yung mabuti. Because God is a perfect accountant. Marunong siya mag-debit, credit, balance. Halimbawa, meron kang ginawa ng mabuti na hindi mo naman dapat gawan, sumobra. Sa palagay nyo, hindi ibabalik sa inyo ni Lord yung sobra. Pero meron kayong dapat gawa ng mabuti, pero kulang ang ginawa nyo. Sa palagay nyo, hindi kayo sisingilin. Kumuha ka na lang ng tama. Huwag kang mag-alala na sumobra yung tama. Kasi, credit yon. Pwede ngayong itapal sa mga marami mong kulang sa buhay. Kaya sabi, just love. Keep loving people. Because love covers over a multitude of sins. Maging maibigin ka. Dahil yung pagiging maibigin, nagiging pantakip sa maraming kakulangan sa buhay. At pag pinag-aralan nyo yung word na pwede mong itanong, sino yung natatakpan ng pag-ibig? Yung iniibig o yung umiibig? Pareho. Pag tinignan yung Greek word na ginamit doon, pwedeng gamitin both ways. Na pag maibigin ka, yung pag-ibig mo, natatakpan yung pagkukulang ng taong iniibig mo. At di ba totoo? Pag mahal nyo yung tao, napagtatakpan ng pag-ibig nyo yan eh. Pero eto pa, pag maibigin kayo at umibig kayo sa kapwa, pati yung mga pagkukulang nyo, natatakpan. That's why love is the answer. And you know the other side of it, the opposite, hatred. Why hate when you can love? Pareho lang nakakapagod yan. Parehong kailangan mong investa ng emotion, ng kilos. Mas nakakapagod pa nga to hate. Pwede kang sumimangot, pero pwede ka rin ngumiti. Mas maraming muscle ang ginagamit pag naninimangot, kaya mas natanda ka. So ngumiti ka na lang. Why do wrong when you can do right? It's not even a choice. It is so obvious that it should not even be a choice. So doing good places you in God's blessings. And doing good is powerfully therapeutic. Kapag dumarating yung panahon, mga kapatid, na naiinip kayo, nalulungkot, nababagabag, na-stress, kaka-nervous breakdown, nagkakaroon ng panic attack, do good. Therapy yun. Kesa magbukmok kayo sa bahay, mainip, maghanap kayo ng magagawa para sa kapwa ng mabuti. At sa pagbuhat nyo ng mga bigatin ng buhay nila, nakalipas ang maghapon, hindi nyo napansin, pati yung sarili nyong bigatin, nailampas na rin, naitawid. Always do good. So rest and relax. Ecclesiastes says, there is a time for everything. Work correctly, rest correctly, plant and harvest what you plant, and enjoy the harvest and share the harvest with people. In being kind,
don't be unkind to yourself. Allow and let and help others rest and relax. Huwag niyo lang po i-apply sa sarili niyo yon. Dapat din kung may duty ka, gawin mo yung duty mo para yung kapwa mo makapag-relax din. Pag mga bantay kayo, hindi ka nagbantay, di doble ang trabaho ng iba dahil yung pagpapabaya mo, kailangan nilang takpan. Mag-asawa kayo, responsable ang lalaki. Pag irresponsable yung babae, yung lalaki has to work double. Napapagod siya kasi nagpapabaya yung babae. Ganon din yung lalaki. Pag lalaki ka, hindi ka responsable, hindi mo ginagawa ang tungkulin mo, inoobliga mo yung asawa mong babae na siya ang gumawa ng dapat ikaw ang gumagawa. And it's unfair, it's unkind, and it will get back to you. Hindi ka man gantihan ng asawa mo, gagantihan ka ng langit. Again, because God is the greatest accountant. Debit, credit, balance. Magbabayad at magbabayad ka. Sa pagpapahinga natin, mga kapatid, tiyakin ninyo na hindi naman kayo nagiging pabigat sa iba, baka sobrang pahinga na yan. Kailangan responsible ka. And you must let others rest too by being responsible. Ama namin sa langit, salamat sapagkat pwede kami magpahinga. Maraming dahilan para kami mabahala, maguluhan, malito. Pero may isang dahilan para kami makarelax. At kayo yon. You are our God. You are our Creator. You're the author of life. You're God of heaven and earth. And you love us. Because of that, you guide us, you teach us, you correct us, and you balance our lives. Turuan niyo kami, Panginoon, na gawin ang dapat namin gawin bilang nilalang at magkaroon kami ng wisdom na ipasa inyo yung para sa inyo na siyang lumalang sa amin. That we should just be responsible humans but not play God. We should observe our limits and enjoy each day as we also do good things each day. Magbulay-bulay tayo sa katahimikan, mga kapatid. Hanapan ng personal pang mga application ng mga pinag-aralan natin.